kaibayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel. At huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. At magkaroon kayo ng tsansa na maging lucky subscriber at manalo ng instant cash. Bunyag ang hindi pagpapasahod ng maayos sa mga empleyado ng isang eskwelahan sa QC. Matapos ipakalat ng mismong mga estudyante ang kalagayan ng isa sa kanilang empleyado sa social media. Kulang-kulang nga ng araw ang pinapasahod dahil madalas silang kaltasan, wala rin daw silang benepisyo tulad ng 13-month pay. Naku! Narito po ang aming exclusive report. Hindi po ako ng tulong sa inyo. Hirap na po ako dito. Ito ang cellphone video ni Moises Arsim, maintenance ng National Polytechnic College of Science and Technology sa Novaliches, Quezon City, na pinost sa social media ng mismo mga estudyante ng Paaralan. Sumbong niya hindi raw maayos ang pagpapasahod sa kanya ng eskwelahan. May time na hindi talaga ako pinapasahod, isang linggo. Paano ako makapagpadalo sa probinsya na hindi na ako pinapasahod? Pagdating ng lockdown, ito na lang pinapasahod nila sa akin. Ginagawa na lang tupite yung araw ko. Madalas din daw kaltasan ang kanilang sahod sa tuwing tumataas ang bill sa tubig at kuryente ng Paaralan. Aminadong no read, no write, pero pilit daw siyang pinapirma para mag-resign sa trabaho matapos mapanood ng may-ari ang naturang video. Gumawa po sila ng sulat na hindi ko naman alam dahil di ako marunong magbasa. Pinapirmahan muna nila sa akin bago nila binasa sa harap ko. Kaya doon ako nagsisi pagkatapos ko pirmahan yun. Nung binasa nila, pusa daw ako mag-resign. Ngayon daw, pinagtutulungan ng ilang estudyante at kakilala ang pang-araw-araw na gastos at pagkain ni Moises. Hindi daw po siya nabibigyan ng maayos na sweldo tsaka ng allowance. Kaya po nag-desisyon po kami na hatiran po siya lagi ng pagkain para kahit papano po pantawid gutom niya. Maging mga estudyante na nag-post sa social media, binantaan ng Paaralan na kakasuhan kapag hindi binura ang naturang video. I-take down daw po yung post within 24 hours. Pag hindi daw po ginawa, magpe-penalty daw po ng 5 million yung nag-post. Tapos ang kakaso daw po sa kanya, libelous tsaka malicious. Isang guru naman na tumangging umarap sa kamera ang nagpatuloy sa amin na maging sila below minimum ang sahod at kulang-kulang ang benepisyo maging ang 13-month pay. Tumanggi namang humarap sa amin ang may-ari at mga opisyal ng Paaralan. Hindi rin sila sumasagot sa aming mga tawag. Sa isang post sa kanilang Facebook page, itinanggi ng Paaralan ang mga reklamo sa kanila. Inilapit naman namin ang problema sa DOLE na agad na ako ng aksyon. We can request po our regional office concerned to inspect the school premises. Kung may findings po ng paglabag ng labor standard, automatic naman po yun, ipapatawag po yung management to correct the violations po nila. Yun pong pagpapapirma po doon sa isang manggagawa na no read and write, hindi po pinaintindi muna sa kanya yung content po ng agreement bago siya papirmahin. Walang visa po yun. Kasama sina Tommy Anacta at Noel Azul para sa Tutok Tulfo Update, Gian Caluza, Radyo Pilipinas. Polytechnic College Science and Technology. Nakarating na po sa DOLE, pinarating na ho namin yung pagpapasibak ho ninyo doon sa inyong maintenance not counted. Ang maganda pa, mga bossing, kunin nyo ulit yung empleyado nyo na yan dahil katakot-takot na problema lamang ang kakaharapin ninyo. May violation kayo sa labor laws. At anytime this week daw ho or next week, kayo ho ipapatawag para magpaliwanag sa harap nung sinibak ninyong empleyado. At kami po ang testigo. Alright? Sus, may ewan ko ba bakit may mga eskwelahan na ganito? Wala nang awa. Purkit no read, no write. Ay, nako. Bahala na ang Panginoon. May karma din. May karma din kayo. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.